Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwal ka di ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka pag-ibig ng Diyos ang siyang dahilan kung paano bakit tayo natitipon sa banal na misa upang lalo nating makita ang paglalandas sa atin sa matuwid na pamumuhay. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Santo Tomas, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Naging lalo makulugan ang buhay sa pagkapiling natin ng Diyos, nagbibigay halaga at pagpapala para sa atin, lalo-lalo sa pagkakalob sa atin ni Santo Tomas na kanyang kadakilaan, na kanyang pahayag upang onuman ang pag-aalinlangan ang Diyos ay may katuparan para dito. Upang lalo natin pagtibayin sa pananampalataya, halaga at kahulugan itong ating sinasampalatayanan. Kaya't aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mga nabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hati sa Diyos sa kaitaasan, paduong sa lupa ay Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo ay itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panukalan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Naniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dito na uso ang salitang to see is to believe. Di ba? Totoo naman, di ba? Hanggat hindi ko nakikita,
hanggat hindi ko nalalasahan, hanggang hindi ko nakakanarinig, hanggang hindi ko nadama ng aking balat, hindi ako maniniwala. Tama din naman, hindi po ba? Pero sa larangan ng pananampalataya, aangat tayo sa talagang mga senses, ika nga natin. Aangat tayo upang mabuhay tayo, upang magbigay halaga tayo sa diwa nitong ating pananampalataya o sa diwa ng ating pananalig. Napakalaga itong ating mabuting balita sapat ito ay ipinahayag na ng ating Panginoon Jesucristo nung siya nabubuhay pa. Meron siyang ipinapahayag, hindi ko alam kung ano yung tanggap ng mga alagad sa mga bagay na ito. Pakiwari ko, hindi pa nila iintindihan kung ano may sinasabi ni Kristo na ako'y pagkakanulo ng mga pinuno ng bayan, ng matatanda ng bayan, ako'y ipapapatay, ngunit sa tatlong araw ako'y muling mabubuhay. Hindi alam ng mga alagad kung ano ibig sabihin kung ano mangyayari. Hanggat hindi nangyayari ito, hindi maniniwala alagad. Totoo pala yung sinasabi ni Kristo basta dumating sa amin. Misan nga ay narindin na kami mga balitang ito upang sabihin na bumanggit si Pedro over my dead body, sa lababaw ng aking bangkay. Hindi mangyayari yan, di ba? Ako magbibigay sa iyo, pagtatanggol kita, pagsasanggalan kita. Dumating ganun tong puntos na si Pedro, siguro na si Pedro ay talagang natinaririndi na, sapagkat hindi lang minsan ipinahayag ni Kristo ang kanyang napipintuhong kamatayan maraming beses. Kaya isa sa mga pagbanggit ni Kristo nito ay ito na nga si Pedro. Sasabihin niya, hindi maaari magkaganoon sapagkat heto ako ang magsasanggalang sa iyo. Pagtatanggol kita. Kaya nangyari na nga ang mga bagay na ito na pinahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus, at doon nila binalikan ang mga bagay-bagay na ito'y magbibigay sa kanila ng karagdagang kaalaman kay Kristo sa larangan ng kanilang pananalig sa Diyos o diwa ng pananampalataya. Kaya itong unang bahagi ng ating mabuting balita, matindi ang dating nito kay Santo Tomas upang sabihin ni Tomas, hindi ako naniniwala na nakita ninyo ang Panginoon. Sa bahaging ito ng salitang nakita, ibig sabihin, nakita mo nga ba ng iyong dalawang mga mata ang si Kristong muling nabuhay upang tanungin ko kayo, sabihin ni ba mga alagad, ano ba itsura niya? Ano ba nakita talaga ninyo? Kindly describe what you have seen, di ba? At ipinahayag sa ating mabuting balita, katangi-tangi, hindi yan. Talagang siya na nga ang nakita namin. Ano ang pruweba? Nakita namin ang butas ng kanyang nampako doon sa kanyang mga kamay. Hindi lamang iyon, nakita namin ang butas ng sinibat na tagiliran ni Kristo. Iyan ang nakita namin, and we are going to testify how we have seen Jesus Christ, the risen body of our Lord Jesus Christ. Kaya ito naman si Tomas, sapat wala pa siyang nakikita kung ano yung witnessing na ibang mga alagad, ayaw siyang maniwala hanggat hindi niya nakikita. Nagigin ang isipan ni Tomas, nga to see is to believe, and kanyang ipinapahayag is to witness, sapagkat dadalhin niya ito bilang alagad na nakita niya, ibig sabihin, he has witnessed the Lord Jesus Christ in what he has spoken about, that there will be a resurrection. Kaya sabihin ni Tomas, nga gusto kong makita, pero iba na talaga yung to witness, para ipaliwanag ang maraming bagay pa na pumapalibot sa aking nagiging paniniwalang mulingang nabuhay si Kristo. Kaya hindi lamang nakita ng aking mga mata, ngunit marami pa ako masasabi tungkol sa mga bagay na nangyari, sapagkat iyan ang bubuo ng aking paniniwala at aking pananampalataya. Kung ibig sabihin, mahalaga ang nakita,
pero mahalaga pa rin ang umang iba pang mga bagay na pumapaloob sa iyong nakikita, sapagkat meron itong damdamin mo, meron itong pagtingin mo sa mga reaksyon ng mga tao, makikita mo ito sa responses ng mga tao sa pag nakita nila si Jesus, doon mabubuo ang aking tunay na paniniwala, sapagkat hindi lamang basta nakikita, pero marami pa akong dapat na malaman sa lahat-lahat sa aking mga nakikita. Alam ba ninyo kung ibig sabihin to, lalo kung nauunawaan ang lahat-lahat na nagiging pangyayari sa buhay ni Kristo, sapagkat ang pahayag kong nakita ko yun, sabihin, lahat-lahat na may kinalaman ni kay Kristo, kaya heto sa kanyang muling pagkabuhay, merong pagtanggap. Di po ba? Hindi basta na lamang nakita, kung hindi, marami ka pang dapat nakilalanin, unawain, marami ka pang dapat na matunghayan, makita sa kabuuan ng upang sabihin, nakita ko si Jesus. Di ba? Ikalawa, pinapahig sa ating mabuting balita ang makalampas ang walong araw. Araw po ng Linggo yon nang si Kristo'y muling nabuhay. Nagpakita sa mga lagad, pero pagkalipas ng ikawalong araw, araw pa rin ng Linggo. Heto naman ang eksena ni Tomas. Ang eksena ni Tomas ay isang napakagandang pangyayari na hindi niya malilimutan. At ito ay isang napakagandang eksena na nagbibigay halaga, kahulugan, at sa buhay pananampalataya, bibigyan ng higit na importansya ito ni Tomas. Sapagkat inanyayahan siya ng ating Pinesu Kristo. Kaya hindi lamang niya narinig nang niya nakita, kundi narinig pa niya ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo upang sabihin, Tomas, tignan mo ang aking mga kamay, tignan mo ang aking mga tagiliran. Kaya hindi lamang niya nakita, kung hindi narinig upang sabihin, sa kabuuan nakita ko, sapagkat meron siyang sinabi sa akin, meron siyang ipinahayag sa akin, inanyahan niya ako. Eh, hindi pa nga ako nakarating sa kanya eh, para siya sa atin o isuot ang aking mga kamay sa mga pako na pinaglagusan sa kanyang mga kamay o ipinasok ko ang aking mga, hindi ko pa nga magawa yun eh. Noon din, ito ibig sabihin ng aking nakita, narinig ko pa at naramdaman ko pa upang mabuo ang salitang nakita ko si Kristo at ako'y higit na sumampalataya sa Kanya. Yun na napakaganda na naging karanasan ni Tomas. Upang sabihin din natin, ang napakaraming bagay tayo'y nasampalatayanan. Hindi lamang nakita natin, kundi na talagang tayo'y nasa loob ng isang naganap na pangyayari para mabuo ang ating pananampalataya, mabuo ang ating paniniwala. Yun ang ginawa ng mga alagad ng kapiling pa nila ang ating pumpeno sa Kristo. Lubos sa kanilang pakikinig sa kanyang mga sinasabi. Nakita nila kung ano mga himalang ginawa ng ating Pinesu Kristo. Nakita niya ang kabuuan ng kanyang puso't kalooban kung ano ang nilalaman nito hanggang sa maarok nila kung ano yung nasa sa isipan ni Kristo. Daladala nila ito at sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay. Ito'y lalong nagtumibay sa kanila upang sabihin, nakita namin si Jesus noong siya'y nabubuhay pa. Walang iba kundi siya nga yung ipinako sa krus. Walang iba kundi siya'y namatay sa krus. Sinibat ang kanyang dibdib at talagang nakita namin, sapagkat ang hingit ng pumapasok sa kanyang isipan, ang buhay ni Kristong inisa-isa naming binabalikan upang sa tuwing titignan namin at tutungayan sa kanyang pagpapasakit, kanyang kamatayan sa krus, ang pagbabalik-tanaw namin sa naging buhay ni Kristo, lalo nagkakaroon ng bisa at kahulugan. Ito ang ibig sabihin na nakita namin si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Ganyan din tayo sa ating kapanahunan.
Oo, ngayon ay yung sinisiwalat ng mga alagad kung ano yung mga naganap na pangyayari, particular sa karanasan ng santong ating pinagdiriwang ngayon, si Apostol Santo Tomas. Upang sabihin ni Santo Tomas, noong marinig niya ang ating Panginoong Kristo, nang makita niya ang lahat ng mga alagad sa paligid, upang sabihin, nakita ko si Jesus na noong paman, noong siya nabubuhay pang kapiling natin, na meron siyang pinapahayag, pinapangaral, meron siyang pinakita kung ano ang ibig sabihin nitong himalang ito nang tayo kakasama pang naglalakad diyan sa dagat ng Sea of ng Galilea at marami pa mga lugar kung saan tayo naroon. I am a witness of everything that really happened to our Lord Jesus Christ today because I see Jesus Christ. Ako ang nakakita sa Kanya sapagkat ako'y nanalig, nanampalataya, ako'y nagbigay halaga sa naging buhay ni Kristo at madaragdagan pa sa maraming pagkakataon ng aking buhay ang aking unti-unting pagkakakilala kay Kristo. Diyan tayo nabubuo bilang isang sambayanan. Diyan tayo nagpapahayag na unti-unti nating kaalaman sa ating Panginoong Kristo upang hindi lang ikaw, ako, tayong lahat sasabihin natin, nakita namin si Jesus sa Kanyang muling pagkabuhay. Hindi basta lamang nakita kong nabuhay. Si Kristo yung nariyan. Pero sa kalipunan ng mga naganap na pangyayari sa buhay ni Kristo, nung siya'y kapiling ng mga alagad, kinukwento sa atin, binanghay isa-isa, sinulat, at kung ano yung kanilang testimony to become witnesses of the living Jesus Christ and in His suffering and death upon the cross and His resurrection and everything. Only then that I would really see for myself, totoo, nakita ko si Jesus sa Kanyang muling pagkabuhay. Amen. Mga manalig, halina't dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga ibig na makamit sa buhay nito bilang Kanyang pagpapala upang ipahayag kung ano yung damdamin kaulugan ng buhay ni Santo Tomas ay mabigyan ding kahulugan sa ating buhay upang sabihin, nakita ko si Jesus. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa Asia, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At din natin itinataas ang ating mga kahilingan upang ating pagpapahayag na nakita natin si Jesus ay hindi pa lubos na nagaganap na pangyayari sa panunutinta natin makikita, makikilala upang si Kristong siyang nagbigay daan sa buhay na ito sa pamamagitan na dakilang pag-ibig ng Ama. Siya nagbigay daan sa lahat ng bagay na ating dapat na sampalatayanan upang tayo higit na manalig sa Diyos sa pagpapahalaga natin salita at gawa ni Jesus. Kaya madinggin mo nawa itong aming mga pagdulog sa pagsisikap namin maitaguyod ang aming pananampalataya
pagdating ng panahon, papahayag namin, lubusan nga naming nakita si Jesus. At ang lahat ng itong aming mga ibig na makamit, bigbigyan daan sa aming buhay at kalooban, ngayon pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristo, ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapre niya at karangalan sa ating kapakinabangan at subong sa bayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalangin, itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaisa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ay tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay,
pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, naming Santo Papa, si Ernesto, naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol, si Santo Tomas, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ito na ang ibig natin makita si Jesus sa pagdaragdag ng ating pagkakakilala sa Kanya at kahulugan na na Kanyang naging buhay. Ito magbibigay daan upang lalo tayong manalig sa Diyos. Ating ngayong awitin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapipin araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo, mga kabanali. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maapalad at tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na naikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaligan nawa namin siya, kaisa ni Apostol Santo Tomas, maipahayag nawa naming siya'y Panginoon at Diyos sa mamumuhay namin at tapat sa na paglilingkod sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod kalakip ang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwakas sa ating banal na gawain ng pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po. Thank you.
Mga panalig, bili isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kabara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Thank you.
anum de cielo prestatis te eis. Omne delectamentum min se abente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribue quaesimus et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tuae fructum in nobis iugiter sensiamus qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kasinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa sa gisang ng aming galing.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwal ka di ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,